na naman sa Baguio. Bye-bye. At narito na naman kami sa Baguio City upang mamasyal at manood ng sine. Siyempre, showing na yata ang Thor Love and Thunder. Kaya, hindi natin ito dapat palampasin. Kaya, tara, samahan nyo kami ni Dame sa aming paglilibot sa City of Pines. Una nating pinuntahan ang tanyag na Burnham Park. Paano ka makikita na sa likod siya? Hindi, para mas malayo ako. Makikita ako sa iyo. Bumili at kumain din tayo ng mga street foods. Tama! Baguio nga ang sagot sa ating tanong sa ating prequel video. Kapiyok! Kumain ng piyok! Masarap! Nangangangabdi siguro. Sarap eh! Sarap? Oo, piyok! Hindi tayo pinalad na makita si Greenman, pero nakita naman natin si Goldman habang tayo ay papakyat sa upper session road. Temper. Dahil 8 PM ang simula ng ating inaabangang Marvel movie, ay nagtungo na tayo sa SM upang hindi mahuli. Where cinema? At bumili na nga kami ng ticket na nagkakahalaga ng 300 mahigit times 2. Haba, Thor Love and Thunder. Bumili din kami ng burger at inumin. Maganda pala itong paggabi. Yung mga parang tulip-tulip. Hindi pa nagpapapasok ang guard ng sinihan, kaya tumambay muna kami dito sa Sky Garden. Balik tayo. Ikot-ikot sa Baguio. At tumayo na kami para sa paggalang sa pambansang awit bago ang palabas. Tayo na po tayo. Itong what? At natapos na nga. No spoilers para ma-enjoy din ng mga hindi pa nakapanood. Ganun ba? Bakit? Ay, wala nang katao-tao dito. Kapagat. Yaw, yaw. Sarado na po ang SM. Closing kami. Night Market, Baguio. Night Market, Baguio. Okay, pili ka lang. Trouser. Food. Uwat sa SM ay nagtungo na kami sa night market upang bumili ng hapunan. Almusal na muna tayo para may lakas para sa mahaba-habang lakaran ngayong araw. Lakad puntang botanical. Google Map. Lakad papuntang botanical, Mountain Lodge. Teacher's Camp. Buwat sa Session Road kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, ay naglakad na kami patungo sa Botanical Garden. SLU LM High School pa. Sa likod namin. Pagod na po kami. Yoko na. Lakad to Botanical Garden, Baguio. Ayun, oo, no? Parang
doon diretso tayo, dapat sana tayo. Dito sa kinalala natin yung Google Map eh. Yeah, Botanical Baguio. Dito ba natin diretso natin yan? Parang shortcut yung napuntaan natin yan. Upo. Ay. Makamulog ko pa. Baguio Botanical. Maraming nagpapapicture. Ito po ang pila. Ay, nakapasingit lang kami. 15 pesos. Entrance. 10 pesos entrance fee. Dito na po tayo sa loob ng Botanical Garden. Tara. Sa halagang 10 pesos ay meron ka ng isang ticket para makapasok sa loob ng Baguio Botanical Garden at makapag-picture sa mga iba't ibang halaman nandito at mga istruktura. Ito tunnel. Ganito yung ano, tanim ni Ma'am Beverly. Na, ano na tawag dito? Parang wig sabi nila. Ang lalaki. Dito tayo ngayon sa section kung saan makikita ang kanilang mga koleksyon ng mga succulents at cactus. Chicken man. Chicken. Hindi po. Kapagod na lang po. Sadyang napakalawak ng Baguio Botanical Garden upang ito ay libutin sa loob ng maikling pagkakataon. Samahan nyo kaming pasukin ang kanilang orchidarium. Exit. At natapos na nga ang ating munting paglalakbay dito sa loob ng Baguio Botanical Garden. Isunod naman nating pupuntahan ang Baguio Stone Kingdom. Mas pinili nating sumakay ng jeep kaysa mag-taxi patungo sa Baguio Plaza. Sa Baguio Plaza, sasakay na naman tayo ng isa pang jeep patungo sa Baguio Stone Kingdom. Natumanda rin ako.
nasa likuran ng gusali ito ang terminal ng jeep patungo sa Stone Kingdom. Puntang Stone Kingdom, Egoron. Traffic, grabe. Ito ang entrance? Hindi. Exit. Tamawan Garden naman. Diba? Tamawin ba tayo? Tamawan Village. Oo. Oo, nasa right direction tayo. Hindi na umabot ang jeep sa kinaroroonan ng Stone Kingdom, kaya naglakad na naman kami ulit. Sundan lang po natin yung mga tao. Dahil traffic, lalakad sila. Papunta sa Egoron Stone Kingdom. Si is nandun. Dito na po tayo sa Egoron Stone Kingdom. Daming tao. Doon naman. Taxi, manong direct taxi. Exit doon. Exit doon. Aha. Atay pipila. Yeah, ma'am. Egoron Stone Kingdom. Nagkakahalaga ng 100 pesos ang ticket para sa mga adults at 80 pesos naman para sa mga bata at senior citizens para makapasok sa loob ng Egoron Stone Kingdom. At nakapasok na nga kami sa loob nitong naturang pasyalan na itinatampok ang mga tipak-tipak ng mga bato na ginawang marapalasyong istruktura. Meron din ditong pwesto kung saan pwede kang makipag-picture sa isang malaking aso at magpagawa ng isang hand-drawn painting. Kaya may tao. Marami pa yan? Huh? Pero kaming mo yun, sa pinakataas. Oh my god! Sadyang napakaraming taong dumarayo rito sapagkat isa itong bagong buong pasyalan sa lungsod ng mga Pino. Kaya huwag ka nang magpahuli. Puntahan mo na rin ang kahariang bato ng mga Egoron dito sa Baguio City. Sa ibaba na tila ba parang mga maliliit na langgam. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa kahariang ito. Isunod naman nating pupuntahan ang Tamawan Village. Exit. Bye, Stone Kingdom. Sa pamamagitan ng paglalakad ay narating natin ang Tamawan Village buhat sa Stone Kingdom. Fishu! Sige, perfect. Tamawan Village. Nandito si Lolong! Medyo mas mura ang ticket dito kaysa sa Stone Kingdom na nagkakahalaga lamang ng 60 pesos. Una nating pinuntahan dito ang kanilang art gallery.
kung saan makikita ang kanilang mga iba't ibang likhang sining. Sinubukan din nating mag-shoot ng barya sa kanilang wishing pond, pero hindi tayo pinalad. Oh, ulit pa dahil hindi na shoot. Katlong ulit. Wala talaga. Natunghayan din namin ang katutubong sayaw ng mga iguro, ang kanyaw. Kasi random yung makikita mo, hindi siya. Doon kasi alam mo kung pato na talaga. Ganun ba? Eh dito. Ito ang ating dream catcher. Ang laki. Let's go. Ano yung malapit na? Oop, kapit lang po. Mga doon. Sige ma. Sige na nga! Please! Oo nga kaya! Ako, muna. Ay, ito na. Love, mukhang kailangan mo pa ng marami-raming pagsasanay upang maakyat ang Mount Pulag balang araw. Wala. Hindi ka makakapan sa pulag pag ganyan. Nyaw. Hindi po. Hindi mo kasama sa pulang? Hindi po. Hindi po. Sige na. Hindi mo kasama? Bakit? Hindi naman ako pupunta. Bakit? Kasi pupunta ka. Wala ako. Dito mo naman. Ako na nga. Baka ako din mabaldat na video ko sarili ko. Videoin kita. Tingin mo kaya ko yan? Opo. Okay. Saan ka dumaan? Inalon ko lang. Pila po tayo sa Rose Cafe. And ang ating last destination. May kikisado na Rose Cafe. Buwat sa Tamawan Village ay sumakay na tayo ng jeep papunta sa plaza, kung saan matatagpuan ang maliit na tindahan ng Rose Cafe, kung saan matitikman ang ipinagmamalaki nilang napakasarap na Mickey Gisado. At dito na natatapos ang ating paglalakbay buhat sa City of Pines. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay sa ating paglalakbay sa araw na ito. Ako nga pala si Teacher Ferds, at siya naman si Dame Ivy. At kaming dalawa
ay mga teacher na bikers. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video uploads. Hanggang sa muli, paalam!